Ngayon guys, itong episode natin, hindi tayo muna maggagala. Magbaboxing tayo ng mga peripherals ng computer. Actually, boxing na lang kasi wala naman tayo i-unbox. Dahil yung mga peripherals and components, naalis na. Tawagin natin si Batang. Turuan natin siya ng mga parts ng mga computers. Wow. And paano yung purpose and build ng computers na dapat natin gawin ngayong araw. Okay, tatawagin ko si Batang. Okay, dahil lang. Batang! Likit ito! Sama mo ako! Wah! Makakamas naman yung seta mo yun! Oh, siyempre! Makakamas na rin drone mo ah! Eh, siyempre! Kasi na ba lumilipad yan dyan? Shout out! Hindi ka kita! Oh, ito! Itong episode natin, hindi muna tayo mag-ano! Hindi muna tayo magagala! Ano ko ito? Unbox lang naman eh! Unboxing tayo! Actually, boxing na lang yan kasi wala nang unbox dyan eh! Boxing na lang! Puro box na lang to! I-share namin sa inyo yung parts ng computer na ginagamit ko for editing. And ginagamit siya pang Dota. Okay lang yan. Kaya mo na. At least malalaman mo ngayon. So ngayon guys, i-share ko sa inyo, sama ko si Batang, yung parts ng computer na ginagamit ko for editing. Iba't ibang lugar ko siya nabili at iba't ibang tao ang pinagkuhaan ko. Saan natin? Okay, wala nang alam din. Start tayo sa unang-una. Keyboard. Ha? Hindi. Keyboard. Saka pa yan, hindi pa yan. Yung motherboard na tinatawag. Mapakaangas nito si mother. Parang patukan ng manok. Vitamins na manok. B30-50. Ano 30-50? B350. Ah, 350 pala. Astra Fatality. AB350 yung model niya. Bakit ko siya ginamit? Kasi yung processor na ginamit ko is compatible dito. Which is mamaya, sabihin natin kung anong ginamit ko. No? So yung ASRock Fatality AB350 Gaming K4. Napakahaba ng pangalan niya. Ang price niya is 4,000 pesos. Mahal yun, mura? Para sa ganitong klaseng board, pwede na, mura na yon. Kasi unang-una, nagustuhan ko dito sa board na to, is full board siya. Sa mga nakakaalam, full board siya, malaki. Sana, sa mga gustong malaman kung saan ko nabili ito, nakita ko siya sa marketplace. Hindi siya second hand, brand new siya. Ang pangalan ng store is Hello Lee PC. Hello Lee? Oo. Hello Lee PC? Yan. Hello. Hello. So, store, located siya sa QQ Mall sa may Recto. Tabi ng Recto, Isitan Recto, may isa pang mall doon. UQ Mall. Hindi ka ba nalalagi sa Recto? Isang beses lang. Oh. Ako yung nanood ng Prozen. Parang ibang Prozen yung napanood. Ibang Prozen? Okay. Saan ka nanood? Sa Isitan? Doon sa Recto. Oh, yeah. Ako excited. Ako yung manonood ng Prozen. Ito parang ibang okay. Prozen yung manonood. Huwag ka manonood sa SM ka manonood. Yung link ng store, lalagay ko sa description. Okay? Para malaman nyo kung nasan siya. ASRock Fatality AB350 Gaming. Brand new ah, brand new. Brand new? Oo. Okay na tayo, Rex. Ito, B350. Ito ang itinurok sa manok na pula. Kasi nag-gewang-gewang. Wala mo, anong susunod natin? Ay, siyempre, ay. Ano gano'n? Ayan. Bluetooth speaker? Hindi. Hindi yan Bluetooth speaker. Ito yung processor na ginagamit doon. Kala ko yung Bluetooth speaker. Mukha nga siyang Bluetooth speaker. Yung Ryzen 3 2200G. So, ito yung processor. Siya yung nagpa-process ng mga ginagawa mo sa paglalaro ng Dota. Wow. Siya yung dahilan kung bakit siya gumagana. Ganon. Processor. Kung wala na yan naman pag Dota? Ay, hindi pwede. So, itong Ryzen na 2200G is meron siyang built-in graphics. Built-in Vega 8 graphics. So, kaya ka nakapag Dota dahil sa graphics nitong Ryzen 3 na to. Okay? Dahil guys, ito. Dahil wala akong dedicated video card. Take note, nag-e-edit ako ng video, gumagawa kami ng vlog ni Batang, at ginagamit naming computer is may processor na 2200G Ryzen 3. Walang video card. Kaya niya. Malakas pala yan. Medyo. Medyo lang. Kasi sa Dota 2, di ba, nag-e-enjoy ka? Oo.
Ay, naglaro ng Dota, eh, kita ko ang ano eh, kita ko ang mga uod. Yung mga sa nasa lapag, nasa ano, nasa ground. Nagagawa pa ang mga uod sa ano eh, sa lupa. May palaka pa. May palaka. Mm. So, kaya nito ang Dota 2 ng mid to high settings. Wow. Yon. Smooth na yon, smooth na siya. Di ba? Na-try mo na, di ba? Lupit. Ryzen 3 2200G, nabili ko siya sa marketplace. Sabi nung pinagbilan ko, sealed pa siya, sealyado pa. So, for 3,500 pesos, nag-risk ako, nag-meet kami, nakita ko, sealyado talaga siya. So, mura na siya. Dahil nga, sa price ito is... Kung brand nyo? Yes, so, parang brand nyo siya, pero wala siyang warranty. Pero siyempre, sealyado, ang risk nun is pagsira, hindi ko na may babalik. Kasi binuksan ko na eh. Sa sealed parts, pwede na. Okay, but still, I don't recommend buying from iba't ibang tao na wala namang magandang reputation sa market. Pero, kung kayo ay kung nagbabudget kayo, diba? At risk-taker kayo. Yes, pwede nyong gawin yon as long na maingat kayo and yung ibang parts, sealyado. So, dapat lang mag-ingat tayo. So, Ryzen 3 2200G for 3,500 pesos. Susunod na part is yung tinatawag na memory. Aba, alam mo ha? Nag-dota. Sabagay. Yung memory or RAM. Yung RAM. Nabili ko siya. Ang brand niya is Crucial. Crucial ang pangalan ng brand? Oo, yung brand niya is Crucial. May Kingston, mayroong HyperX Fury. Ito na naman. Nabili ko siya sa marketplace ulit. So, ayun. Isa ang dahilan kung bakit na bumili ko ng second hand or used na RAM, kulang ako sa budget. So, itong PC na binibuild ko is budget PC. So, di natin maiwasan na bumili ng mga ganong klaseng parts, guys. Pero, hindi ko nire-recommend na gawin ninyo yun. So, nabili ko siya for 1,300 pesos lang. Okay. 8 GB RAM. 2400 ang frequency niya. Hindi sabihin lang. Yung frequency kasi, isang malaking factor yan para sa speed and graphics niya. Nagbibigay siya ng magandang quality ng graphics lalo na sa mga onboard graphics katulad ng Ryzen and yung ibang klase ng processor. For 1,300, tinawaran ko yon sa marketplace doon sa nakausap ko. Ang sabi pa niya, i-deliver niya. Oh? Oh! Pre-delivery? Pre-delivery. Wow! So, nice, ah. Dinala niya dito malapit sa area namin. Sabi ko, okay ito, makakatipid ako. Pero may ka ba? Oo. Oh, oh. Parang nagsugal. Sugal talaga yung ginagawa. Gusto mong makamura kasi budget, pero di sigurado. Hindi ka sigurado. 50-50. Kung tutusin, 40-60. Guys, hindi ko nire-recommend yon. And kung gagawin ninyo yon, huwag kayong papayag na hindi pwedeng itetest yon. Okay? Titesting, siyempre. Sa kanila, sa akin kasi, risk-taker ako. And medyo mahaba naman yung pasensya ko. Then, kapag naluloko ako, okay lang naman. Huwag yung tutularan. Nakamura ako. Ayun, gumagana siya. So, swerte. 1-3. 8-8. Bak? 8-8 ha. Bisado ha. 7-5-1-3-8-8. So, yung mga bashers. May mga bashers kasi na, bakit ka bumili sa second hand? Bakit di ka nag-brand new? Sana nag-ipon ka muna. May mga ganong bagay na ganon. Actually, inarush kasi ako na magbuo ng unit dahil nga mag-edit ako ng video. Kasi nagsushoot tayo, hindi natin ma-edit kasi wala kaming computer. Tama? Okay, next. Hard disk, SSD. Ito yon. Hindi yan. Hindi ko ito yan? Hindi yan. Masyadong malaki. Hindi kakasya sa CPU yan. Plano ko kasi bumili ng SSD. Oh, alam na ninyo yung solid state drive, di ba? Kasi mas mabilis siya kaysa sa normal na hard disk. Tumingin ako sa Shopee, nasa 1,000 plus lang ang price niya. 1,100, nasa 1,200, ganon. But, nung ni-review ko yung board ko, nakita ko meron siyang tinatawag na M.2 slot. M.2? Hindi ko rin alam yun. Hindi ko alam. Nung sinerch ko kay YouTube, nalaman ko, that pala yun para sa storage. Na-surprise ako na, uy! So, ito ngayon yun. Nabili ko siya sa marketplace ulit. Kingston siya, 120GB. SUV500M8 ang model niya. So, SUV? Oo, SUV eh. SUV 500. Hindi eh. 120GB. M.2. Para siyang case ng memory pero storage siya. Nakita ko, mas mabilis daw to kaysa sa SSD. So, grinab ko na. Ito yung magandang deal doon. Nabili ko siya for 900 pesos lang. Mura yan? Mura yun! Wow. Nakita ko siya sa marketplace na naman. Yan tawag pala dapat sa yung computer, eh, marketplace. No? Anong build mo dyan? Marketplace! Magkano yan? 900? 900 pesos. 8-8, plus 900. Meron na tayong 97.
800 plus 900. Okay. Wala to ask me calculator. Next is yung peripherals. Peripherals. Ano ibig sabihin ng peripherals? Yun yung ginagamit natin na mouse, keyboard, headset, ganyan-ganyan. Ano ka rin isang aray? Bumbilya? Hindi. Hindi yan bumbilya. Mamaya. Ituturo ko ano to. Isa sa peripherals na binili ko is unang-una, keyboard. Keyboard. Ayan. 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 Itong keyboard na to, na sinasabi nilang K28 model, wala siyang word, wala siyang title na keyboard. Chungkoy la. Cherry Kongkoy la. Abuchiki. Okay naman siya. Actually, mechanical keyboard siya. Ayan. Kaya siya tumutunog-tunog siya, guys. Ayan. Matutunog-tunog siya. Nagutukan eh. Tik-tik-tik siya. Masait siya sa tenga. Nabili ko siya for 890 pesos. Free delivery pa. So, 890. Nailaw pa. Yes. Nailaw pa. So, one thing is, isa sa maganda sa kanya, RGB siya. Then, clicky, dahil mechanical keyboard niya siya. Eh, mukha naman siyang matibay, kahit papano. 97 plus 890. Mamaya na natin kumpyutin, okay? Ito, clicky siya, mechanical keyboard. But, isa sa mga cons niya is hindi siya steady. Yung keys niya, medyo nag-wiggle. At saka, medyo parang maluwang. Hindi katulad ng mga quality gaming mechanical keyboard. Talagang steady ang keys. Yun nga, dahil budgeted ako, so binili ko siya. And maganda naman yung review niya sa YouTube. Yun, natuwa sila. Oo, okay tong keyboard mo ha. Tutik-tik-tik ha. Tumutunog-tunog. Masaya naman ako. Pwede na to. Siguro, pagdating ng panahon, papalitan ko siya ng talagang medyo quality mechanical keyboard. Next. 10,590 na. Whoa, 10,590. Oh. 10,590 guys ha. May 10,590 na ako. Meron na ako ng keyboard. Meron na akong keyboard. Okay? Yun. Yan. Gigaware, ching-tong-pong. B7 key. Chokhoy la. Cherry Kong pala. B7. 87 keys. Ah. 87 pala yun. Oh. Next natin tong mouse, okay? Mouse. Pack, rack. 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 Okay? Rack. Rack and roll yan. Binili ko yung rack. Ang model niya is Rack Dasig. Maganda siya. Ito yun. Yes, yan. Isang reason, bago ko binili ito, nakita ko yung review niya, yung preview niya sa YouTube. Napakaganda nung pag-RGB niya. Yung flow ng ilaw niya is maganda. Actually, pwede mo i-customize ito. Pwede pa paiba-iba yung kulay. Hindi ko na ginawa kasi napakaganda ng colors ng Rack Dasig. And, medyo mabigat siya. Maganda. Mas gusto ko talaga sa mouse yung medyo mabigat. Bakit? Para hindi kakaroon ng, ano, parang nauga. Wiggle. Oo, hindi masyadong nag-wiggle kasi masyadong magaan. Lalo na pag kinakabahan ka na mag-Dota, di ba, natatalo, nananalo ka na, crucial ang game. Minsan, nanginginig yung kamay mo. Okay, steady siya. And, ayan, yung design niya. Napakaganda talaga. Black and gray with honeycomb. Design. Design, oo. Oh, honeycomb wow! Design. Medyo pogi. Pogi siya. Talaga. Saan yung ilalim? Maganda yung yan. Ilalim niya, oh, meron siyang parang metal plate na support dyan. Silver. Stainless siguro to. Diba? Pakita mo. Pakita natin yan. Ayan, guys. Oh, yan. Okay. Wow. So, 495 pesos. Okay. Easy peasy, guys. Rack Dasig. Siyempre, pag may mouse ka, meron kang mousepad. Yan. Nakala ko sasabihin ko, meron kang cup. Okay. Ito yung sinasabi yung parang baksang bumbilya. Ah, ito. Ito mousepad daw. Ito yan. Nakaralyo. Yes. Ito yung nabili ko, Fantech Basic M464. Okay. Dahil nagtitipid ako, ang gusto ko medyo mahaba. Para at least itong keyboard ko, hindi siya gumagalaw. Kinukumpute ni Batang. 11,085. Okay, 11,085. Okay. So, hindi pa tapos na. Hindi pa kasama ito. Hindi pa yan. Sabihin ko na, magkano? 20? Hindi! Hindi. Ang price nito, guys, itong basic Fantech is 90 pesos. Nabili ko siya sa Shopee ulit. Shopee naman tayo, sibi-bibi. Shopee. O, di ba? Okay na siya. Kasi full siya, malaki. Simula keyboard hanggang mouse, pwede na. Hindi siya gumagalaw. And yung desk ko, hindi na scratch. So, nakatipid ako. Kita natin gano'ng kahaba yan. Damn. Yan! Okay? Fantech. Haba? Medyo madumi lang. So, yun, itong Fantech, basic, mahaba, pero pwede na. Okay, pwede na, pwede na to. Meron na tayong 11,175. Okay. Isa sa mga pinaka mahirap din pagdesisyonan is yung case. Okay? Bakit? Siya yung pinaka front ng computer mo eh. Di ba? Okay. Okay, so ito, ang case na to, kitita mo itong kulay puti. Puti. Okay. Puti. So, Rack Halia. Ito yung Rack Halia, guys. Okay? Rack Halia? Yes.
Okay. Kapatid ni Rock Dasig. Eh, hindi. Hindi sila magkapatid. Nabili ko tong Rock Halia, guys, for 2,495 pesos. Sa ECPC, guys. Bakit ko siya binili? Nagandahan ako dahil sa white niya. Unang labas pa lang, wow, yung preview pa lang ng Rock Halia is maganda na. Pina-deliver ko siya and meron siyang additional fee na 120 pesos. Itong Rock Halia case, guys, meron siyang libreng isang 120mm na fan. Kulang yon. So, nagtingin ako ng mga 120mm fan. Tumingin ako ngayon sa Gilmore. Gusto ko sana may ilaw siya or RGB siya. Pero nung nagtingin naman ako sa Gilmore ng mga RGB fans, medyo mahal. Nasa 250 hanggang 300 pesos ang isa. Sabi ko, titingin muna ako sa marketplace. Baka may nagbebentang mura. Marketplace. And, back to you. Marketplace. Nagkataon. May nagbebenta na naman ng mura sa marketplace. Kung saan, nabili ko yung motherboard ko. Ang price nito, nakikita ninyo, is 120 pesos wow! lang. Isa. Kumuha ko ng apat na piraso. 480 pesos, guys. Nabili ko yung apat na fans. So, meron na tayong 14,150. Okay, 14,150 na daw ang gastos natin. Bakit Halia? Isa pang reason nun is nagandahan ako sa airflow niya. Maganda yung airflow niya dito. Marami or mas maganda yung mga butas ng mga grills dito sa harap niya. Kasi dito pumapasok yung hangin. Okay? One thing sa design niya is detachable na. Hindi mo na kailangan basagin. Hindi mo na kailangan hatakin tong front panel niya kung tatanggalin ninyo yung front panel. Magnetic siya, guys. Magnetic. Dito nyo? Kung madumi siya, papagpagin nyo lang, lilinisin nyo lang, babrushin nyo lang, tissue, pwede na yan. Isa sa mga factor na nagpaganda doon, dito sa model ng Rock Halia na to. Parang ano pala yan, yung yan. Iron Man, oh, natatanggal yung harap niya. So yun, so Rock Halia, 2,495 sa ECPC. May mga bagay na nagustuhan ako dito. Maganda siya, di ba? Maganda naman talaga. Case, yung case yun, di ba? Lalong-lalo na, nung nilagyan ko siya ng breathing effect na RGB, nagpaganda siya. Dahil isa sa specification niya, meron pa siyang RGB dito wow! sa taas, sa top panel niya. Di ba? Nakikita ninyo, guys, napakaganda. Di ba? May effect siya. So, Pasko na. Parang Paskong Pasko na, okay? Kung merong pro sa Rock Halia, guys, meron din cons. Or, merong hindi ako nagugustuhan. Actually, maganda siya. Itong side panel niya. Hindi mo na siya haalisin. Ah, magnet na. Oo. Door type siya. Pagka kakalikutin mo na yung loob, hindi mo na aalisin, hindi mo na i-unscrewan like sa ibang case. But, isa sa hindi ko nagustuhan dito sa klase ng side panel. Guys, napakanipis. Manipis siya. Diba? Which is nagwo-worry ako na pag tinamaan ng kanto ng keyboard o tinamaan mo ng siko mo, ng kamay mo, basag siya agad. Unlike sa ibang side panel, guys, makapal talaga. Yun lang siguro yung pinaka-negative dito. Sa case na to, manipis. Manipis talaga tong side panel niya. So, yun, guys. Next, dahil meron na akong case, nung sinalpak ko na yung mga components ko, kailangan ko pa ng power supply. So, eto na naman tayo. Nagtitipid ako. Tumingin na naman ako sa marketplace. Marketplace naman? Yes, on the rescue na naman si marketplace. Habang nagbabrowse ako sa marketplace, meron akong nakitang isang power supply. Nakita ko yung Corsair VS 450 watts. Corsair? Yes, VS 450. 450 watts lang siya. Hindi siya 500 watts or mas mataas. Actually, napag-isipan ko siyang bilhin. Unang-una, sabi ko, components ko lang naman is board, proxy, and RAM, and hard disk. So sa isip na isip ko, kaya na ng power niya yung 450 watts. One thing, nagtingin ako ng price sa Gilmore ng Corsair VS 450 is 1,800 ang price niya. Brand new. 1,800? Yes. Hindi yun ha. Hindi yun ang price niya. Uh-huh. So, nung kinontak ko yung seller, ibinenta niya sa akin ng 900 pesos. So, compute mo. 14,150. Meron na tayong 15,050. Okay. So, 900 pesos Corsair na 450 watts. Siyempre, nakakatakot na naman yun. Baka sumabog. Oh, baka sira. Baka ano. So, sabi niya, good pa daw. Nagpalit lang siya, nag-upgrade lang siya. Guys, napaka-delikado bumili ng second-hand na power supply kasi ito mismo ang pinaka-mahalagang parts, okay? Sa totoo lang, ang power supply ang pinaka-mahalagang parte ng computer. Alam mo kung bakit? Bakit? Ay, nabuo mo ng lahat. Wala ka namang pagsasaksakan. Oh. Di, walang kuryente. Tama.
Isa yon. Tama siya doon. But, isa yon sa pinakamahalaga na dapat wala siyang sira. Dapat good condition siya. Kasi kapag hindi good condition ang power supply nyo guys, alam na ninyo yan lahat. Okay? Masisira ang ibang components ng computer. So, mag-ingat kayo. Okay? Sa power supply. Oo. Yung ginawa ko, risk yon. Risk taker ako. And low budget kasi ako. Nagtiwala ako, inamoy-amoy ko siya, umaysuri siya. And yon, swerte naman, nung sinalpak ko siya, gumana siya. Gumana. Okay. Hindi ko nare-recommend guys ha. Wala akong nare-recommend na bumili na kayo ng ganon. Okay lang yon. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko, huwag ninyo akong gagayahin. Dahil ito ay hindi para sa inyo. Para sa akin to. Kung maapektuhan man ako, ako yon, hindi kayo. Okay? Nabuo na natin yung PC. Sa 15,050. Last but not the least, para tumakbo ang computer, ano sa tingin mong kailangan natin? Monitor. Yung monitor, okay. Kailangan ko ng decent monitor. Kailangan ko ng IPS para sa pag-i-edit ko ng video. And sa Photoshop na rin. Kasi ang ginagamit kong program para sa pag-i-edit is Adobe Premiere. To the rescue si Marketplace. Isang araw nakita ko, may lumabas na IPS monitor. Actually, hindi siya IPS. Ang tawag sa kanya, LPS. Yung LPS is version ng Samsung ng IPS. Samsung. Which is nilabas noon 2018. So, mas bago siya. Compared to IPS, halos parehong-pareho talaga siya. Yung LPS version ng IPS is napakaganda ng quality ng colors niya. Para siyang IPS talaga, kung makikita ninyo. So, nakita ko siya sa marketplace, pinuntahan ko siya sa TechType, isang office doon, na nire-release na nila yung mga yon. So, ang budget ko is 4,000. Ang ginawa ko, tinawaran ko. Kumawan pa ako ng 3,800. So, binigay sa akin ng 3,800 pesos yung monitor. Monitor, yes. Pagdating ko dito, nakita ko nga na okay yung monitor. 3,800. 3,800. 15,050 at 3,800. Yes. ID 18,850 guys ang price ng build ko. Okay? Sa mga nag-iisip dyan, kung mahal ba siya o mura, na sa inyo yan. Pero para sa akin, marami akong nales sa pagbili ko sa marketplace. Okay? Sa mga second hand unit. And quality naman siya, wala namang problema. Ang importante, gumagana siya. Okay? Yung IPS na monitor version ng Samsung na 24 inches is tawag doon LPS. Maganda. Okay? Kung makikita ninyo, maganda quality LPS. Niya. LPS. Yes. Buo na yung computer, guys. Buo na. Okay? Sa halagang 18,850. 18,850, guys. Kompleto siya. Okay? Kompleto na. Thank you very much sa panonood. And sana nakatulong yung ginawa naming vlog para sa inyo, para sa mga gustong mag-build ng PC. And ito, itong rack na gaming case, maganda. So, 2,495. Maganda siya actually. Yung design niya, yung color niya. And nare-recommend ko siya para gamitin ninyo. Okay? Ayos! Okay, paalam mo tayo. Maraming salamat sa oras ninyo. Arnel Blance guys, lagi niyong tatandaan. Ayaw namin sa sobra. Bitin ang kulang. Dapat, Blance lang. Out. Mamba out.